Namata ang paring oil spill mula sa lumubog na MTA Princess Empress sa Oriental Mindoro. Ito po'y sa kabila ng pahayag ng Philippine Coast Guard na kontrolado na ang tumagas na langis dahil sa bagging operation. Sa satellite image ng National Oceanic and Atmospheric Administration, namataan ang tumatagas na langis malapit sa lumubog na barko sa Oriental Mindoro. Sa pinakahuling tala, umabot na po sa halos 180,000 residente ang naapektuhan ng oil spill. Sinabi ni DSWD Assistant Secretary Romel Lopez na 200 milyong piso na ang naipamahaging tulong kabilang na ang ayuda at cash for work program sa mga residenteng naapektuhan ng kabuhayan. Kabilang po dito yung mga family food packs, so yung ating mga relief goods, ganun din po yung mga non-food items. At sa mga financial assistance naman po natin, yung ating pong assistance to individuals in crisis situation ay gumagana na rin po, maging yung ating emergency cash transfer at cash for work. Para po doon. Naniniwala naman si National Union for People's Lawyers Secretary General Christina Conte na hindi maisasantabi ng waiver at quit claims ang panalagutang kriminal ng may-ari ng lumubog na barko. Maaari pa rin na niyang sampahan ng kasong kriminal ang RDC Riel Marine Services at pwede rin questionin ang waiver kung hindi naintindihan ng pumirma ang laman ng dokumento dahil ito'y nakasulat sa English. Kung sa usapin po ng kriminal, ay lalabas po tayo sa insurer. Meron po kasing mga batas tayo, particular niyan yung mga environmental laws na maaaring nalabag. Ito pong may-ari ng barko nung lumubog. O kaya kung sino man ako, yung criminal case ay hindi po maitasantabi. Hindi po yan pwedeng, kumbaga, ipa-waiver na. Inirekomenda naman ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na patuloy pa rin ipatupad ang fishing ban sa mga lugar na apektado ng oil spill.